Petit Dominus, Alleluia, exulte nous et laetemur in mea, Alleluia, Alleluia. Thank you.
Salamat, pare. Thank you. Thank you. Tol, kanya-kanya tayong pwesto, ah. Okay. Ano pang lugar to? Pangumot talaga. Babes, dun tayo. Walang storbo. Sure, babe. Naingit ka na naman dun sa dalawa. Ano ba yan? Ang dilim naman dito. Yun nga, maganda eh. Doon tayo. Ano ka ba? Kasi naman eh, bagal-bagal mo eh. Diyan na ako. Bilisan mo. Oh. Dito tayo. Mapapalaban ako. Ang bango-bango mo pala. Amoy araw ka pa? Loko, mamaya na nga yun. Umiinom pa ako eh. Ibaba mo muna yan. Ikaw muna ang aasikasuhin ko. Ano ba? Bakit dito mo ako dinala? Ang dilim-dilim. At saka, nakakatakot. Wala kang dapat ikatakot. Tamang-tama to, ha. Pag ako kasama mo, huwag kang matakot. Ako lang ang pwedeng gumalaw sa'yo. Halika na. Kitang-kita ko. Marami ka lang nainom. Huwag mo nang intindihin yun. Sige na. Ah!
mga Gabriel. Ito na ang mga balang papatay sa'yo. Ang init sa lupa. Gabriel! Bakit? Nararamdaman ko parating na sila. Ha? Pero huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagumpay. Hindi nila makukuha si Teresa. Gabriel! Pasensya ka na. Hindi kita masyadong matutulungan. Alam mo naman ang kalagayan ko ngayon eh. Huwag ka mag-alala. Kahit na alam kong suspendido ka, ang hiling ko sa taas, ikaw ang makakasama ko rito. Salamat sa tiwala mo ah. Oy, sino pa ba magtutulungan? Kundi tayong dalawa na may matibay na pananampalataya. Tama ka rin dyan. Gaya ngayon, papano na lang kung wala ka rito? Sino magtatabi ng mga kalat? Sino maglilinis dito? Sandali, sandali! Gusto ko linawin to eh. Nalimutan mo na ba? Anghel din ako. Hindi mo ako atsoy, ha? Oo, sige. Ito baril ko. Habang naglilinis ako doon, eh, harapin mo yung mga kalaban natin. Hindi, maglilinis na lang ako. Hmm. Abirang buhay to. Former angel na yun, atsoy. Amin na ngayon, walis. Abot mo na nga. Eh... Amin na yan, ang bagal mo. Mabigat yata sa kalooban mo eh. Hindi! Gustong-gusto ko nga to, inabot mo nga sa akin, di ba? Feel na feel ko to. Makapaglinis na nga! Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magsipagpahinga na kayo. Teresa? 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 Bilisan mo, baka makita pa tayo ni Mother Superiora. Ha?
Oras na ng pahinga. May ipapakita kasi ako sa'yo eh. Ano na naman yon? Eh, ba't parang kinikiliti ka dyan? Ah, ito. Saan mo nakuha to? Ilagay mo sa labi mo. Nakita ko sa comfort room. Naiwan siguro ng mga bisita. Ang ganda, no? Bernadette, bakit nandito ka? Is this your room? Hindi po, Mother. Go back to your room! Teresa, matulog ka na. Opo, Mother. Tiwala ka sa akin. Narito ako para proteksyonan ka. Nasa panganib ang buhay mo. Sir. Mother, may nagana po sa inyo. Papasukin mo. Tuloy ho kayo. Good evening po. Lieutenant De La Cruz. Upo kayo. Sister. Kailangan makipagtulungan kayo sa amin para ma-solve ang kasong ito. Sa totoo, nakita niyo ba yung mga tao nakapasok dito? Kagaya ng sinabi ni Sister Ana sa inyong mga investigador, Tiniente, nasa loob na kami ng aming kwarto nang makarinig kami ng ingay. Hinanap namin kung saan ang galing ang mga putok. At pagdating namin sa kwarto ni Teresa, wala ito doon. Durog ang pader ng silid. Halos wasak ang paligid. Nakita naman ninyong nangyari. Nagkaroon na ba ng ibang insidente na nasangkot si Teresa? Sa lahat ng alaga namin dito, si Teresa ang bukod tangi. Napakabuti ng batang yan. Kaibigan siya ng lahat dito. Siguro naman po, sister eh. Wala kayong tinatagong mahalagang bagay dito. Kung material evidence, ang ibig mong sabihin ay wala rin. Sir, may mga basyo ng bala na nakuha sa silid. Sige, Fernandez.
Dali na kagad sa labamang yan. Yes, sir. Sister, kung maaari, huwag mo munang gagalawin yung sili ni Teresa. Naiintindihan namin, Tiniente. Sana makita ninyo, sa lalong madaling panahon, si Teresa. Makakaasa po kayo. Teresa! Teresa! Uminaw ka! Uminaw ka! Sino ka ba? Bakit nila ako gustong patayin? Sino ba sila? Sino ka? Sino kayo? Wala naman akong ginagawa eh. Hindi naman ako magsusumbong. Sandali, sandali. Hindi naman ikaw ang gusto nilang patayin eh. Si Gabriel. Para makuha ka nila. At saka hindi kami kaaway. Kaya nasa mabuti kang kamay. Pinababa kami dito sa lupa para bantayan ka. Pinababa? Bakit? Saan ba kayo galing? Ay naku, tama na nga. Hindi ko na nga naiintindihan kung ano nangyayari sa paligid ko eh. Hindi ko alam kung ako yung baliw o ikaw. Makaalis na nga. Ay, sadali, sadali. Hindi ka pwede lumabas basta-basta. Delikado. Tsaka mayayari ako kay Gabriel eh. Anong Gabriel, Gabriel? Sino ba yon? Lumayas ka nga yan. Uy, sadali, sadali. Uy, delikado dyan. Ibig mo sabihin? Galing siya sa langit? Isa siyang anghel? Mismo. Eh, ikaw? Ano ka? Katulad niya. Anghel din? Eksakto. Galing mo? Parating na sila. Anong gagawin natin, Gabriel? Kailangan makaalis tayo agad. Aba!
ko ba? Sir. Doc, si Tiniente. Ah. Tiniente. Anong initial findings? Matagal na ako sa trabahong ito pero ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong pangyayari. Anong ibig niyong sabihin? Tiniente. Mabuti pa. Halika, sumunod kayo sa akin. Ito ang mga nakuha kong bala. Halos lahat ng mga in-examine kong bala ay balot ng dugo. What I'm trying to say is, human blood was embedded in the metal itself. I don't see any relevance in putting blood in it. We're trying to separate the blood from the bullet. Pero hindi namin ito magawa. Lumalabas na ang mga dugong ito ay sangkap din ng bala. Is there any scientific explanation? We have never heard anything similar to this. Ang nakapagtataka, ang lahat ng mga bala ay balot ng langis. Langis? Anong klaseng langis? Langis na ginagamit na holy oil. May difference ba kung saan gawa? O sino nagmamayari ng mga bala na yan? Almost close to impossible. Ubus na ang pasensya ko sa Gabriel na yan. Oras na magkalapit ang landas namin. Tuturugin ko siya sa aking mga kamay. Uriel! Wala naman silang magagawa, di ba? Oo. Dahil sa propesya na yan na nakatakdang matupad, walang magagawa si Gabriel o sinuman. Iluluwal ng babae yun, ang anak ni Lucifer. Meron akong gustong imukahe upang maging madali ang lahat. Kung gusto niyo akong pakinggan. Ano yun? Sabihin mo. Makikipagkita ko kay Gabriel. Kakausapin ko siya at susubukin kong tibain ang kanyang pananampalataya para umanib siya sa atin. Papayagan kita sa plano mo, pero siguraduhin mong nakahanda ka.
Sir. Sir. Sa taas, sir. Sir. Ano nangyari sa investigation, Sarge? Ayon sa nakalap namin impormasyon na ibinigay ng mga witness, pinaulanan ng bala ang buong bahay ng mga hindi pa nakikilala ng lalaki. Nasaan ang mga nakatira dito? Tumaka, sir. Wala nakakakilala sa kanila rito. Mga bagong dayo kasi. May kasama sila isang babae. Initial findings ninyo tungkol sa kaso? Wala pa akong masasabi hanggat hindi pa natatapos ang investigasyon. Meron na ba kayong suspect? Wala pa. Sir. Nasaan? Nasa taso. Hello, headquarters. Magpadala kayo ng ambulansya rito para makuha na yung mga bangkay. Sir, may development na ba kayo? Sir, tatlong araw na sila rito. O sige, ibaba na sila. Miss, huwag po kayo matakot. Hindi po kami tao. Ay, Estea, hindi po kami masamang tao. Ikaw, iho. Kumain ka na rin. Salamat na lang, ho. Tata, hindi po siya kakain. Pero ako po kakain. Ah, ganun ba? Teresa, ikaw kumain ka na. Kumain ka sige na. Sige na. Tata. Oh. Masarap din palang maging tao paminsan-minsan. Kumain ka na! Habang wala pa kayo matitigilan, dumito muna kayo. Sige, sige, kumain na. Salamat o, tata. Huwag ka nang mahiya. Tatao. Sige, kumain ka na kumain. Veronica, pagkatapos nilang kumain, pahiramin mo si Ini ng masusuot. Opo, Lolo. Sige, kain ng kain. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina. Daladala mo na ang kapalaran na yan. Anong kapalaran?
Nasa iyo ang tanda. Sa kaliwang kamay. Ayon sa propesiya, magkakaroon ng pagkakataon si Lucifer upang maghari sa buong sanlibutan sa huling pagsasanib ng araw at buwan sa 2,000 taon. At ikaw ang magiging daan nila, Teresa. Dadalhin mo at iluluwal mo mula sa iyong sinapupunan ang anak ng demonyo. Sanggol ka pa lang. Ayaw ko na ang iyong Anghel de la Guardia. Ang misyon ko ay ligtas ka sa mga anghel na tumalikod sa Diyos para umanib kay Lucifer. Kapag nabigo ko sila, maghihintay na naman sila ng 1,000 taon upang magkaroon ng panibagong pagkakataon. Mahaba-habang bakasyon rin yan. Masa kumpare ko si Taning! Teresa! Sandali! Pabayaan mo siya, Rafael. Naguguluhan pa yon. Hirap talagang maging tao. Nagugutom, inaantok, at naiinitan. Woo! Ah! Teresa? 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 Teresa! 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 Tatang, nakita niyo ba si Teresa? Hindi ko napansin na, ma'am. Naku. Doon po, Lolo. Nakita ko pong gumawi dun sa gubat. Ah, ganun ba? Salamat ho, ah! Teresa? Teresa! Teresa! Yoo-hoo! Teresa! 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 Saan kaya nagpunta yun? Gabriel! Nagpunta ko sa'yo! Teresa! Hoy! Teresa! Teresa! Lumabas ka na dyan! Maawa ka na sa akin! Huwag mo nagtagtagal ng problema ko! Huh? Nandiyan ka lang pala? Pinagod mo pa ako? Hindi mo ba alam na iniikot ko ba ang buong bundok para makita ka lang? Nandiyan ka lang? Kinakabahan ako sa ginagawa mo eh. Alam mo ba pagtuloy ka nawala, ha? I am nothing. At forever na yun, ha? Wala na ako. Expired! Eh, ikaw naman kasi, maghapon kang nakapikit. Kaya hindi mo ko namalayan. Andito lang naman ako, nagpapahinga. Ako pa ngayon, ha? Hoy, babae ka! Huwag mo nang ulitin yung ginagawa mo, ha? Dahil mayayari ako kay Gabriel. Eh, ano kung magalit si Gabriel, ha? Hoy, siya na lang ang pag-asa ko para makabalik doon, ma-reinstate, ha? Ilan taon na ba si Gabriel? Halos kasing tanda na namin ang mundo. Pero hindi nagbabago itsura namin eh. Ganito na kami, simula pa noon. Ang sama, no? E
Ay, kailan niya ba ako sinimulang bantayan? Di ba sinabi na namin sa'yo noon pa? Ha? Mula na isinina ka sa mundong ito, eh siya na Angel de la Guardia mo. Araw-araw, tinitingnan niya ako? Oo, tinitingnan ka niya. Ibig mo sabihin, pinagmamasdan niya ako palagi? Pinagmamasdan ka niya! Nakikita niya katawan ko? Oo, nakikita niya katawan mo! Ano? Pero wala kayo mali siya pagdating dyan. Ikaw ba? Hindi ka nagsisinungaling? Hoy, panagsisinungaling ako, kumukulog sa taas. Kaya pala. Hindi, ako na may mali siya. Siya wala. Rafael, marami pa bang ibang anghel? Marami, pero iba-iba kami ng tungkulin eh. Ako, ang tungkulin ko talaga eh mag-match ng mga puso. Katulad yan, si Prince Charles at Princess Diana, ako nag-match dyan. Ay, nako. Eh, si Guyan Boyet. Ay, hindi sa akin yan. Si Sharon Gabi. Ay, hindi rin sa akin yan. Eh, si Pops and Marty. Lalong hindi sa akin yan. Alam mo, Rafael, nagsisinungaling ka eh. Oo na nga, sige na, inaamin ko na ako na nag-match sa mga yun. Marunong bang umibig ang mga anghel? Oo, siyempre. Dahil ginawa kami ng Diyos sa pag-ibig. So, iniibig din namin ang iba niya panilikha. Eh, may paraan pa kaya para mapigil yung mga gustong kumuha sa akin? Si Gabriel lang ang makakatalo sa kanila. Mabuti naman, Gabriel. At pinagbigyan mo ang impetasyon ko. Nakukulitan na kasi ako sa iyo eh. Inaabala mo ang oras ko. Hindi ka ba napapagod sa kakasunod sa utos ng amo mo? Ginagawa ka lang niyang tuta. Bakit ikaw? Di ba utosan ka rin? Ang pinagkaiba nga lang natin, tagalangit ako. Ikaw ang pinili mo sa ilalim. Wala nang pupunta ng mundo, Gabriel. Hindi mo ba nakikita? Pasama na ng pasama ang mundo. Dahil sa mga tao. Dahil sa kagagawa ninyo. Dahil ang amo mong si Lucifer. Sakim sa kapangyarihan. Bakit hindi kayo magbalik loob? Matutulungan ko kayo. Hindi ako tangang katulad mo. Kaawaan kayo ng Diyos. Huwag mo sasabihin ang pangalan na yan! Nakita mo na. Pangalan pa lang niya. Umuuso ka na. Gusto mo bang Diyos pa makaharap mo? Talagang ang mga anghel dilim. Madilim ang isipan. Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo. Sir, natagpuan niyan dito kanina madaling araw. Sige, dalhin niyo na yung bangkay sa morgue para ma-autopsy. Tara.
Tiniente, bahala ka nang humusga kung anong klaseng tao itong nakikita nyo. Hermaphrodite, ang ibig sabihin, nagtataglay ng sex organ ng babae tsaka lalaki. Eto pa, Tiniente. May simbolo siya sa kanang balikat. Hindi ko lang malaman kung ano ibig sabihin yan. Papel. Tayo na. Simbolo sa katawan ng bangkay ay simbolo ng isang anghel. Sino kayo? Ano kailangan nyo rito? Sa inyong matapat na alagad.
Sir. Sir. Huwag kang gigilos. Sige. Atakbuhin mo. Kailangan mo sa akin. Ako si Gabriel. Hindi ako kalaban. At lalong wala akong balak na saktan ka. Kailangan ko lang ang tulong mo. Tulong? Anong tulong? Isa akong anghel sa panig ng Diyos. Alam kong maka-Diyos ka rin. Kaya ikaw ang unang nilapitan ko. Anghel? Isa kang anghel? Maraming maiwagang bagay ang mahirap paniwalaan. Isang matibay na pananampalataya lamang ang kailangan. Handa akong tumulong. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin. Kailangan may balik sa akin ang kahon. Nasa loob nito ang mahiwagang langis. At ang mga balang tanging makakapatay lamang sa mga anghel Lucifer.
kakaunti na lang bala ko. Eh, ano ngayon ang gagawin natin, Gabriel? Kailangan makuha natin ang kaon. Pero huwag kang mag-alala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ituturo ng Diyos ang kaon? Magkape muna kayo. Gabriel, kape pala ang tinuro. Ikaw pala, Veronica. Hindi siya nagkakape. Bakit? Bakit? Meron siyang alta presyon, mataas ang kanyang blood pressure, at sinusumbong siya ng diabetes. Ang dami mo palang sakit. Oo nga eh. Siya nga pala, Veronica. Maraming salamat sa inyo, maglolo, sa pagkakakupkup ninyo sa amin dito. Huwag mong alalahanin yun, Gabriel. Kahit habang panahong nandito ka, matutuwa ako. Kanina pa kita tinitingnan, Gabriel. Parang malalim ang problema mo. Sa tingin ko, ako magkakaproblema eh. Ano ka mo, Rafael? Ha? Wala! Ang saya sa inyo, oh. Smile ka, Gabriel. Smile! Ha? Veronica, halika nga sandali dito. Veronica, tawag ka na ng lolo mo. Amin Veronica! Na kape. Iwan mo na nandito, ako natitira dyan. Sandali lang, Gabriel, ha? Salamat, ha? Kaibigan, isang paalala lang. Alam mo naman na no way tayo sa pakikipag-ibigan o pakikipag-relasyon. Tayo mga anghel sa mga mortal. At alam mo yun, mawawala ang pagiging anghel natin, Gabriel. Alam ko yun. Eh parang kapatid lang naman ang turing ko dyan kay Veronica eh. Kay Veronica? Eh paano kay Teresa? Patay tayo dyan. Teresa, saan ka pupunta? Sa ilog, maliligo. Sasama ako. Eh di sumama ka. Gabriel, saan kayo pupunta? Susunda ko si Teresa. Maliligo eh. Maliligo? Sama ako. Huwag na. Diyan ka na lang. Ang bihira. Ang healthy naman ako. Pag hindi ka na suspendido, may mali siya ka pa eh. Panonoorin mo ko? Ay, hindi. Dito lang ako. Ligo-ligo pa kasi. Yan naman yung delikado buhay mo. Wala nang makakapigil sa ating tagumpay, Samuel. Magkahari ng muli si Lucifer sa daigdig at tayong kanyang magiging mga prinsipe. Uriel, hindi ko na kaya ang kirot. Mamamatay na yata ako. Baka hindi ko na
Baka hindi ko naabutan na sinasabi kong tagumpay. Kung magyayari ba yun. Huwag kang panghinaan ang loob, Samuel. Hindi ka mamamatay. Nasa iyo ang kapangyarihan ni Lucifer. Ang pinakadakilang anghel. Sa ganitong paligid, sandali ko nalilimutan ang masama akong kapalaran. Ikaw, masaya ka ba sa buhay mo, Gabriel? Oo. Maligaya ako sa pagtupad ng aking tungkulin. Ganon din sa paggawa ng lahat ng kalooban ng Diyos. Ang buong buhay ko ay nakalaan sa pagpupuri sa Kanya. Ganon din ang tungkulin ng mga bawat nilalang. Ng bawat tao. Ang Diyos ba ang gumawa ng lahat ng bagay dito sa mundo? Oo, Teresa. Lahat ng magagandang bagay dito sa mundo. Bakit may mabuti? At bakit may masama? At bakit pinagpapala amang masasama? Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. Ang mga tao lamang nagpapasama sa kanilang mga sarili. Ang Diyos ay puspos ng pag-ibig, Teresa. Pinagpapala niya ang lahat. Tulad ng ulan at araw. Dumidilig at sumisikat. Sa mabuti at masama. Napakatalinghaga naman ng mga sinabi mo. Ang ganda ng orchids, oh. Kunin mo naman para sa akin, oh. Kapritso yan. Teresa, hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. Yan ang malaking kapintasan ng tao. Eh di kung ayaw mo, wag mo. Ayaw mo, huwag mo. Bulaklak lang eh. Bulaklak para sa'yo. Naku. Patay! Lagot! Gabriel! Thank you.
Ikaw na ang bahala sa kanya, ha? Hey boy, mababay siya mga yan. Oh, ibinili na kita sa kanila, ha? Oh, paano? Mag-enjoy kayo, ha? Sandali lang. Sandali lang, ha? Bossing, gusto mo ng babae. Sexy, marunong gumiling. Halika, halika, dali. Dalian mo. Baka magbago pa isip nito. O, tignan mo, o. Oh. Materiales puwertes, di ba? Dakilang Ama, pinupuri ko ang inyong pangalan. Muli hinihingi ko ang inyong awa. Basbasan mo ang inyong lingkod. Bigyan mo ako ng lakas na mapaglabanan ang aking kalooban. Ama, umiibig po ako sa isang mortal. Ang tangi kong hiling, mangyari ang iyong kalooban at hindi ang sa akin. Maraming salamat. Gabriel? Nararamdaman ko ang bigat ng iyong problemang dinadala. Kung makakatulong lang sana ako. Gabriel, nakahanda akong harapin ang lahat. Hayaan mo na maganap ang itinakda sa akin ng tadhana. Hindi ko mapapahintulutan yan, Teresa. Dahil ba sa'yo yung tungkulin? Oo. Ang tungkulin ko sa Diyos. At ang tungkulin ko sa'yo. Tungkulin mo sa'kin? Pinipigilan ko ang aking sarili, Teresa. Alam kong mali ang aking nararamdaman. Isang malaking kasalanan. Ang isipin man lang na ang isang Anghel de la Guardia ay umiibig sa kanyang binabantayan. Gabriel? Teresa, umiibig ako sa'yo. Mahal din kita, Gabriel. Hoy, huwag mong kakalimutan ang komisyon ko, ha? Hihintayin kita dito sa baba. Huwag ka mag-alala, ate.
dodoblihin ko pa. Tsaka mukha namang big time yung isang yun eh. Huh? Tsaka nakakondo pa siya. And cute din siya. Hmm? Malandi ka. Basta, ang datong ko, huh? Makikita mo pagka nagka-onsyen tayo, manda ka sa akin. Oo na, sige na. Ah, sige na. Baka magbago pa isip nun. Sige na, sige, sige na. Sige. Sige na, bilisan mo. Wow, napaka-exciting naman sa rooftop pa. Doon tayo. Ang ganda dito, ha? Ay! Ano yan? Eh, Mr. Big Shot, akala ko ba maglalaving tayo? Eh, ba't ganyan yan? Yata, uwi na ako. Hindi maaari. Halika rito. Samuel, dala ko na ang magpapagaling sa'yo. Eh, bossing, hindi ba kuplangan ang punta natin dito? Eh, bakit may gamutan? Ano ba talaga? Tumigil ka. Kakaling ka, Samuel. Hindi ka mamamatay. Ang dugo ng babaeng ito ang bubuhay sa'yo. Dugo ko? Sanap na lang, Uriel. Pero hindi bali na. Uriel, sumuko na tayo. Magbalik-loob na tayo. Kausapin mo ang Diyos. Hindi ka ng tawad sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo, Samuel? Huwag mo ang papanggitin sa akin ang pangalan na yan. Dahil matagal niya na ako hindi kinakausap, bingi siya pag ako nagsasalita. Si Gabriel lang ang kanyang pinaniniwalaan. Nagkakamali ka, Uriel. Kausap ko ang Diyos kanina. Bigyan ko ng tawad sa kanya. At pinatawad niya ako. Uriel, nagbalik-loob na ako sa Diyos. Niloloko ka lang niya, Samuel. Wala na siyang kapangyarihan. Dahil kung pinatawad ka na niya, hindi ka na dapat mamatay. Ang malaki niyang pagkakamali, ipinagkatiwala niya kay Lucifer ang kanyang kapangyarihan. Dahil matalino ang Panginoon ko, si Lucifer na ang Panginoon na lahat. Nagkakamali ka, Uriel. Ikaw ang dadaya ni Lucifer. Ang Diyos. Ang Diyos ang pinang makapangyarihan sa lahat. Sinabi na huwag mo sasabihin ang pangalan niya. At kung ang Panginoon may marunong magpatawad, ako hindi, Samuel. At
kung ayaw mo nang mabuhay, wala nang silbi ang babaeng to. Papatayin ko na rin siya. Huwag mo! Huwag mo, Miel! Huwag! Samuel, alagad ka pa rin ni Lucifer! Hindi ka makakatakas, Samuel! Narinig ko sa hangin ang pagtawag mo, Samuel. Ito pa lang ay makatulang para mapatawad ako ng Panginoon. Nung magsisi ka, ay pinatawad ka na kagad. Salamat. Kulit-kulit mo! Hindi ka pwedeng umibig kay Teresa! Bawal yun! Dumating na nga yung kinakatakutan ko na magiging ordinaryong tao ka na. Paano ni-mission natin? Eh, mas madali ka na mag-apin ni Aurelie. Dahil mas malakas ang kapangyarihan ng demonyo kaysa karaniwang tao. Inahinaan mo naman boses mo. Marinig ka ni Teresa. Hinaan? Pinaririnig ko talaga. Dapat marinig niya. Gabriel? Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo. Alam ko ako may kasalanan na lahat eh. Imbis na makatulong ako, pinabigat ko pa problema mo. Huwag kang mag-alala, Teresa. Nananalig pa rin ako sa awa at sa tulong ng Diyos. Hoy, Gabriel! Puro awa at tulong ng Diyos ang inaasahan mo eh. Ang dapat gawin mo, ha, tulungan mo yung sarili mo. At tandaan mo na ang pananampalataya ay sinasama ng gawa. Ha? Ha?
Bakit ngayon ka lang, iha? Abay, tanghali na. Baka gutom na sila, Teresa. Nagluto pa po ako, Lolo. Kumain na tayo, Gabriel. Teresa. Busog pa naman po ako, Lolo. Gabriel, abay, sa galing at bilis mo, kahit sinong makalaban mo, hindi ubra sa'yo, amang. Ang problema, Lolo, hindi kung sino-sino makakasagupa niyan. Sana patnubayang ang dala ng Panginoon. Nagkukulang ka na ba ng pagtitiwala? Gabriel, ano man ang mangyari sa akin ngayon, hindi na ako natatakot. Sumampalataya ka, Teresa, at ikaw ay maliligtas. Yan ang pangako ng Panginoon sa ating lahat. Tsaka, nakalimutan mo na yata. Narito ang iyong Anghel de la Guardia.
Veronica! Teka, doon tayo. Ha? Teka, Veronica. Si Gabriel, balikan natin. Bitawan mo ako! Gabriel! Bitawan mo ako! Gabriel! Panginoon! Narito ang babaeng lubos niyong pinagpala. Inaalay sa inyo ng sagtapan niyong alagad para sa inyong dakilang pagpabalik. Gabriel! Huwag mo nang tawagin si Gabriel, Teresa. Wala na magagawa ang iyong Anghel de la Guardia. Mangyayari na ang itinakda. Ah!
kayo? Dito naman ako. Teresa! Gabriel! Lumabas ka dyan! Huwag kang magtagong parang daga! Hindi ka na kayang sagapin ang panalangin mo! Pinabayaan ka ng amo mo sa taas! Nakilin si Perna si Teresa! Teresa. Huwag muna, Gabriel. May tamang panahon. Inuwi kang muli. Dahil pinagpala na ng Diyos ang pagmamahalan niyo ni Teresa. Sa madaling sabi, huwag kang atat! At ako naman eh, balik na sa dating pwesto. Let's go! Let's go!
smile.